Ay, Shanghai! For today's video, gagawa tayo ng tahong Shanghai. Tahong Shanghai kasi mayroon kami dito natirang tahong. Yan. So, gagawin natin siyang Shanghai. So, ito lang natirang tahong. Tapos, dito, yung makikita ninyo, dito, ito yung mixture ng carrots, bawang, sibuyas. Ayan, yan lang. Kung ano lang yung meron sa aming ref, yun lang yung gagamitin natin dito. Wala namang kaming spring onion at kung ano-ano. So, ito lang. Basic lang. So, napakabilis lang nito. Diba, sayang naman kung tatapon nyo lang or pwede nyo pa kasi yung kagaya ni Kobe. Ito si Kobe ayaw kumain ng tahong. Pero pag ginawa mo siyang hayaan, tignan natin mamaya kung kakainin niya. So, next step natin dito, since buo yung ating tahong dito, buo-buo. Ayan, buo-buo siya. Ang gagawin natin dito, ayan, chop lang natin siya. Ganyan lang yung gagawin natin, hindi masyado yung nag-grind para at least may chunky siya pag kinagat mo. So next step natin dito ay very simple lang, itong bowl ilalagay lang natin lahat dito ng na-chop natin. Yan, main ingredients, lagay lang natin yan. Tapos itong carrots. Maybe carrots. Carrots, onion, garlic. Yan. So dito, lalagay mo na yung mga aromats na kailangan natin lagay. Cornstarch. Ayan, siguro. Kailo? Dalawa. Dalawa o tatlo. Nasa sa inyo. Cornstarch. Tatlo ito natin. Hindi, 2.5. Asin. 1 teaspoon lang. Enough na siguro yan. Lagyan natin ng paminta. Minta, konti lang. Pampalasa lang. Yan, konti lang. Huwag masyado. Sugar. Yan. Siguro dagdagan pa natin ng konti. Konti lang. Chicken powder. Ayan. Ignore chicken powder. Okay, hindi naman puno. Pwede na yan. Oyster sauce. Konti lang. Konti-konti lang nilalagay ko dahil wala naman sa isang kilo to. Kung pagkatira lang kasi talaga to. Ano naman yung sesame oil. Konti lang din. Itlog. Tapos, kakamain lang natin doon since kami-kami lang naman ang nasa bahay. Konti lang siya. So, kung kulang ng ano, ng cornstarch, pwede naman kayo maglagay. Pulutin natin to. Ayan. Naging, medyo okay na kahit pa ano to. No? Ang pagkakamali ko lang dito, siguro kasi hindi ko tinanggal yung excess water ng tahong. So, pag gagawa kayo, tanggalin yung excess water ng tahong. Tapos, ang nilagyan ko lang din to ng ano, nagtagan ko lang ng
flour, tsaka corn starch para remedyo. Remedyo dahil kulang, dahil masyadong matubig. Hanggang ngayon matubig pa rin siya eh. Pero okay lang kasi babaluti naman yan. Tapos ito din, tubig. Tubig lang ginamit ko rito. Okay pa rin siya. Check natin mamaya pagka naluto. Luwin muna natin to. Hindi sa mga gusto. Ay, Shanghai! Ay, Shanghai, oh! Wow, tignan niya naman! Ang kalalaki niya. Galing sa tira. Okay. Yan, meron pa nga dito. Konti lang. Yan. So, tikman na natin. Mainit pa. Lasa ko pa rin yung tahong. Madali lang gawin. Ang importante lang dito, tanggalin mo yung tubig o yung sabaw ng tahong para mas madali ang kayo. Kasi yung ginawa ko dito, kaya medyo na-mold ko siya ng konti lang. Gaya nakikita nyo dito, medyo madami na yung flour, cornstarch na nilagay ko. Kasi nga matubig. Pero, sarap pa rin. Ako ba nga? Bali na yung tahong na hindi na makakain sana. Kasi itong tahong na tinira ko dito, para kaya dila lang yun. Sa usawa nilagay ko ketchup tsaka mayo lang. Pwede naman kayo eh, ketchup, pwede naman suka, pwede rin, mas okay yun kasi partner diba, diba? Suka tsaka tahong. Mga mommies, daddies, pwede nyo gawin to sa bahay nyo.